ng isang tao, si Jesucristo, lalong higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan. Natupad ng tatay ko yun. O yung hindi niya. At ang lalong magpapaganda ng gabi, ay kung makamta namin ang tunay na hostesya sa nangyari sa kanila. Una kong ibabahagi sa inyo, ako po ay 27 taong gulang na. Simula ko pong galit at siya ay may nakalaban o nakaalitan ninuman, hindi ko po iyon naranasan. Hanggang sa huling boses na narinig ko mula sa kanya, na paglalambing sa aking ina nung pauwi sila papunta sa aming farm na ihatid lang sana niya yung aking pinsan na isa po sa sugatan. Naglalambing kumbaga na pakis naman. Pupunta na ako, doon ako matutulog sa uma. Sabi ni Mama, nakakapanibago ka naman. Ang lalaki na ng mga anak natin. Tapos ang kahuli-hulihang salita na narinig ko sa kanya ay malalaki na ang anak natin at hindi ko kaya at hindi ko kinaya ang ibaka. Nag-umpisa po iyan sa talulot ng water lily. Nakilala po niya ang aking ina na dalaga sa Barangay San Vicente na lang galing sa Tribong Higaunon sapagkat siya po isang malaking ilunggo. Kaya nagkahalo ang kanilang lahi at lumitaw ang lahing Higal, Higaunong Ilunggo at kami yon. So mula noon, ang unang anak ni Rene Peñas na inyong karine ay pinangalanan niyang Nolan sapagkat galing sa kanyang isla sa Visayas, pumunta siya ng Mindanao na ang tanging lupang dinadala ay lupa sa kuko ng kanyang kamay at paa. So, kaya hindi lang si Nolan na nasa inyong harapan po ngayon. Dahil sa Nolan at walang lupa, nagtiyaga sa tuyo. Kaya ipinanganak ang pangalawang anak na ang pangalan naman ay nanggaling sa balot ng tuyo na lagi nilang binibili noong araw. Kaya pinangalan ng Wopsie, dinagdagan lang ng Jane para magkadating naman. So, ang pangatlo naman, doon na nag-umpisa na nagkakaroon na ng balansi, kumbaga, yung mga almanaki fanatic at mga, mga modern, yung sabi, ano ba porma mo? Funk? Pangkaraan ba? Kaya Gerald ang pinangalan. So kung atin pong babansihin sa bunso po namin ngayon na babae rin, nagtaka ako bakit Rialin Ming ang pangalan. Yun pala, galing sa Nolan, nagkaroon na pala ng reality. Ang kanyang adhikain na magkalupa. At hindi doon nagtapos, 16 na taon na po ang aming bunso. At nagiging, kumbaga, away pati ng pinag-isa, pinag-isang dibdib at pinagtagpo ng isang talulot ng water lily. Doon pa yun, alam ko pa yung sapa, naiinom pa nga yung tubig eh. May mga water lily pa rin, pero paisa-isa na lang. So, diyan nag-umpisa. Yun kung ano ang aking ama. Sapagkat ang kanyang pamilya ay hindi umiikot sa aming apat na magkakapatid at sa aking ina. Kaya pangaral siya sa amin bilang mga anak niya at hindi siya tumitigil dahil tatahimik man siya ng tuluyan, binigay pa rin namin ang kanyang kagustuhan na bumalik dito upang
sa kanyang kahuli-hulihang pananahimik, mabigyan man lang ng katuturan ang kanyang nasimulan. Ang kanyang ipinanalo ay sana ay tuluyan talagang panalo. Ay halos buhay na pakisama at siya yung nagbuhay sa lahat ng kampanya na pinanalo ng pakisama. At ang mga kampanyang yun ay pinanalo hindi ng pakisama, hindi lang niya, kung hindi panalo ng mga magsasaka. Kaya si Karini, kahit siya pinatay, ay mananatili siyang buhay sa tuwi ng may mga inaapi ng mga magsasaka. Sa tuwi ng may naglalabi, sigurado kong siya ay buhay sa alaala ng mga magsasaka. Sa tuwi ng may mga magsasaka nagkahangad ng katarungan, hindi makakalimutan si Karini. Si Karini ay mananatiling buhay sa alaala ng pakisama. Sapagkat lalo na kung hindi matatapos ang laban ng mga magsasaka, naalaala ko nung bago siya umalis ng Mindanao. Ako po noong pitsa 23 ng June ay paalis din. Sabi sa aking kadib, ako'y uuwi muna ng Mindanao sapagkat dalawa ng sisyon ang hindi ko nadadaluhan. Baka naman mawala na ako bilang kagawad sa aming barangay. Meron akong mga resolusyon na ipapasok. Subalit, sabi sa akin, kabi, kapag hindi nanalo tayo sa karter, babalik ako. Babalik ako ng Manila. At sabi niya, dapat ang pakisama ay manguna sa laban ng mga magsasaka sa pagpasa ng karper. Kaya po mga kasama, siguro tayong lahat sa uling sandali kami po ay natutuwa dahil nakasama namin muli sa uling laban si Karini. Muli tayong nagpangipangita. Si Karini po ay kilalang matapang. Marami at hindi siya kailanman nakitang umiyak at lumuha. Isang beses lamang yung may nakakitang lumuha sa kanya. Noong pong December, nung lumabas yung joint resolution, nung natalo tayo sa laban, nung lamang may pumatak na luha sa kanyang mata. Kaya po, sa mga magsasaka, si Karini ay hindi malilimutan sa tuwing may laban ng mga magsasaka. Sapagkat si Karini po ang buhay at palaging nasa isip ang laban, palaging nasa isip ang matahimik na laban. At sabi niya, tayo ay mabubuhay at makikilaban ng walang armas. Tayo ay mananalo kung tayo ay pagkakaisa. Ay! Nagtatanong ako anong dahilan niya. At ang kasunod kong tanong ay sino pa makakasama namin ng matapang at buong passion sa pagkampanya ng Carper. Tapos yung pagbukas ko po ng email pagkagaling ko sa kampo, nakita ko lahat ng laman po ng email at ng email sa akin. Walang laman, lahat po kay Karini. Doon po tumuloy yung luha ako. Sinikap ko magsulat. Pero hindi ko matapos kasi puro luha na po lumalabas sa mata ko. At bigla ko naalala yung mga panahon kasi siya po'y kasama na namin. Kumbaga kami magkasama ng council noon. RPP ako ng Fulroso na pakisama. Siya po ay sa National Council, member siya ng council. At makikita mo doon pa lang, kitang-kita niya yung isa sa aking hinahangan, pagsusulong sa pagtay na karapatan ng kababayan sa loob ng pakisama. At hindi yung sa salita, mismo sa gawa.